unless ye have believed in vain. Yan. Ito po ay napakalaga mga kapatid kung bakit kailangan natin i-share, kailangan natin paniwalaan dito sa verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. Anong reason kung bakit si Kristo namatay? For our sins. Okay? For our sins. And then, dito sa verse 4, and that he was buried and rose again the third day according to the scriptures. So, napakalino po yan, mga kapatid, na ang reason kung bakit si Kristo namatay, hindi naman talaga siya dapat mamatay. Okay? Kung walang reason. Okay? Isa doon, yung kanyang pagmamahal sa atin. Okay? Doon sa Romans 5:8, yun yung isang reason siya namatay dahil sa kanyang pagmamahal. Isa pa, since na mahal niya tayo, ayaw niya tayong mapahamak. Another reason. So, ang una, yung kanyang pagmamahal. At since na mahal niya tayo, ayaw niyang mapahamak. Kaya hindi tayo i-appointed to wrath. Hindi tayo inihanda para sa kanyang puot. 1 Thessalonians 5:9. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Ito ang sabi, for God has not appointed us to wrath. Since na mahal niya tayo, siya namatay. Since na mahal niya tayo, ayaw niya tayo'y mapahaba. Ang Panginoon po ang gumawa doon. Ano ang part natin? Ephesians 2. Kailangang maniwala nga sa kanya. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. May na kaming rice. Meron. Sige. Ephesians 2, 8 and 9. Sige. Ephesians 2, 8 and 9. Yung nakaraan ng Sunday mo na minimize. Sige. Sige. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sige. Yung minimorize mo nakaraan. Sige. Basahin ko na lang muna. Sige. Kaya? Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Okay. Okay. Kasi isang nakamemorize mo nakaraan at yung site eh. Kaya? Pigilan mo lang yung ito. Sige. Minimorize mo na. Kalimutan na. Sige. Ready na kasi minsan ganun yung gagawin natin. Sige. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Mm. Ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki. So, ganun po mga kapatid. Kailangan mag-clear po sa atin. Pag sinasabing Christian or grace believers or believers, dapat yung gospel alam natin. Amen. Hindi pwedeng sasabihin natin believers tayo, Christiano tayo, pero yung gospel hindi naman natin alam. Mm-hmm. Alam niyo po ang gospel, napakahalaga kasi doon tayo na-transform. Mm-hmm. Nakuha niyo po? Amen. Yun na yung nagbago yung ating identity dahil doon sa gospel na yun. Mm-hmm. Di ba? So, yun nga, mayroon pong unsaved. How unsaved Christians exist. Fake Christians. Or the unsaved. So, tawag pa rin yun, unsaved. Yung mga fake Christians considered pa rin na unsaved. Have been around. Sa time pa nga ni Apostle Paul, ang dami. How much more ngayon? 2 Corinthians 11:26. 2 Corinthians chapter 11, verse 26. Okay. Tagalog, sa malimit pong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa o Hudyo, at sa mga hintil, mga mapanganib sa lungsod, sa ilang sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Yan, mga false, believers. False brethren. Marami po. Sa time ni Apostle Paul, ang dami.
alam niyo po, ngayon, pwede tayong ma-deceive. Kasi may mga magpapanggap na kami din ay believers, kami din ay Christian, kami din ay ganito. Eh, sa panahon ni Pablo, ang dami nito. How much more ngayon? Kaya ang advantage mo, alam niyo, mag-aaral. Dito po yung maganda na pag-aaral every Sunday. Kung punta kayo dito every Sunday, di ba may mga pag-aaral? Na, i-value niyo po, mga kapatid, ang pag-aaral. Kasi sigurado na from Monday to Saturday, baka minsan nilang nabuksan yung Bible. Reality to yan. Baka hindi nyo na-study kung ano yung lesson na, pag-usapan. Pwede. Kaya every Sunday, ito po ay i-value po natin na mag-aral. Kasi ang pag-aaral na ito para sa sarili natin. And then, pwede nyo ding i-share yung mga natutunan nyo. Nakuha niyo po doon? Sa time ni Apostle Paul, ang daming mga false brethren or false believers, nagsasabing believers pero hindi totoo. Mayroon pa po sa Galatians 2, 4 to 5. Galatians 4, 2 to 5. Sapagat siya ay nasa malalim pa ng pamamahala ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahon itinakda. Galatians to yan? Ito pala. Chapter 2, verse 4 hanggang 5. 2, 4. Kahit may ilang nagkukunwaring mga mananampalataya na nagtangka ng gayon, nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Kristo Jesus upang kami muli nilang maalipin. 5. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit. Upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. So, mayroon bang na-convince? Wala. Walang na-convince kasi alam nila. Eh, paano kung hindi nila alam? Dito sa verse 4 pa lang, maraming mga nagpapanggap. Oh. Ano ulit yung sa verse 4 sa Tagalog? Nagkukunwari. Nagkukunwari na ano? Nagkukunwaring mananampalataya. Eh, wala tayong idea. Hindi natin alam yung Bible. Ang alam natin, Christian lang. Hindi mo maano yun. Hindi mo ma-identify. Hindi mo alam kung ano talaga ang totoong mananampalataya. Ito po, kaya may mga pag-aaral. Katulad ng binanggit ko po, i-value po natin ang Sunday. Amen. I-value po natin yung Sunday sa pag-aaral. Ilaan natin yung Sunday sa pag-aaral. Nakuha niyong point doon? Amen. Kaya salamat sa mga nandito po. Napakahalaga ang pag-aaral. Okay? So, mayroon pa. Gospel perversions created the problem. Create the problem. Mayroon pong perversion, yung binago ang salita ng yung ebanghelyo, mag-create po ng ano? Problema. Pero may babaguhin yung ebanghelyo. Ang pwedeng magbago doon, yung mga hindi totoong believer. Ang pwedeng magbago doon, yung ang motibo iba. Pero kung babaguhin, ang ebanghelyo, mag-create ng problema yun. Galatians 1:6-9. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Wow! Mayroong ilan? Oh. Ano po, babaguhin ang magandang balita. Nakanya? Pero kung alam natin ang katotohanan, alam nyo, optika, binago mo yata yung salita ng Panginoon. Bakit po? Advantage yung nag-aaral. Advantage po yung laging uma-attend ng mga pag-aaral pag-salita. Amen. Tuloy ko po, Pastor. Tuloy. 8 and... Verse 8, subalit parusahan nawa ng Diyos ang sino man, maging kami o isang anghel man na mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba
sa pinangangaral namin sa inyo, verse 9. Sinabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Parusahan nawa ng Diyos ang sino mga nangangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa sa tinanggap na ninyo. Ang tindi, no? Ano yung ginamit doon, ma? Susumpain? Parusahan. Parusahan. Oh. Yung hirap naman na nasa ang iniisip natin ay ang maganda, pero iba naman yung pinaniniwalaan. At ito po ay nga sa verse na ano natin sa Galatians, matindi, no? Yung sinasabi niya. Sa Tagalog, datakwat, sabi niya, kami, o isang anghel, na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral. Di mayroon po dalagang gospel na dapat ipapangaral. Ngayon, kung iba yung gospel na ipinapangaral, let him be a curse. Matakwil ang ginamit. So, ang gospel po, katulad ng binanggit ko po, napakahalaga na ito po ay naitago. Ito po ay naitago, kaya why Christians hide the gospel? Ito po yung kailangan natin na alamin, dahil ito po ay napakahalaga. Okay, so gospel, perversions create the problem. So, these corruptions include, ayan po, may mga differences, kasi may corruption na, di ba? Kinorrupt na, pati si Jesus na corrupt na rin. Spirit na corrupt, yung gospel na corrupt, ang apostle na corrupt, binasa natin kanina at basahin din natin ulit. 2 Corinthians 11, 4-5. 2 Corinthians 11, 4-5. Maraming corruption. 2 Corinthians 11, 4-5. Tagalog, sapagkat kung yaong na paririto ay mangaral ng ibang Jesus, mangaral ng ibang Jesus na hindi namin pinapangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap na ibang espiritu na hindi nyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Verse 5, sapagkat inaakala kong sa anuman ay hindi ako huli sa lubhang mga dakila ang apostol. Mayroon pong nagkunwari, no? Naparito daw na mangaral ng ibang Jesus. Hindi corruption na yan. Kinorrupt na mayroong totoong Jesus, mayroon namang ibang nagkunwari na siya. Ang Jesus. Tapos, ibang pangaral din. Ibang-ibang helyo. Napakatindi po, during the time of Apostle Paul, marami pong binabago ang salita ng Panginoon, maging si Jesus ay inintroduce na iba. Ang Espiritu inintroduce din na iba. At ang Gospel inintroduce na iba rin. At ang Apostle din na rin. Ang tanong, ang problem, paano natin nga ma-identify yun? Study the Bible. Amen. Study the Bible, rightly divided dapat. Kasi hindi enough na biblical, pero hindi naman dispensational ang pag-aaral. Kaya ang napakaganda po, inaaral po natin ang Biblia dispensationally. Okay? Malalaman natin kung ano ang gospel na na-mention noon, ano ang gospel naman para sa panahon natin ngayon. Okay? So, a hidden or unclear, uncertain, watered down gospel creates lost believers. Ganun po ang mangyayari. Kaya dun sa binasa natin kanina, balikan lang natin, 2 Corinthians 4:4, ano pong mangyayari? 2 Corinthians 4, number 4. English King James, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Tagalog, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito
ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, ano po ang nangyari? Binulag daw. Binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang ano po, ang kanilang pag-iisip. Bakit kaya ang isinintron niyang bulagin ay ang kaisipan. So kung ang isip ay binulag or na-corrupt, hindi na makapag-isip ng maayos. Tama? Hindi na makapag-isip ng maayos, yun yung itinatarget ni Satanas. Yung isip. Okay? So we have a message and it should be clear what the cross did. Mayroon po tayong gospel or ebanghelyo matatagpuan sa 2 Corinthians 5:18 to 21. 2 Corinthians 5:18 hanggang 21. 2 Corinthians 5:18 to 21. King James English, and all things are of God who hath reconciled us to himself by Jesus Christ and hath given unto us the ministry of reconciliation. Tagalog, dapat ang lahat ng bagay ay pawang sa Diyos na pinapagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Tagalog ko na po, 19. Sa mga bagay ng ang Diyos kay Kristo ay pinapagkasundo ang salibutan sa Kanya rin na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. 20. Kami mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Verse 21. Yaong hindi nakikilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Amen. Ayan po. So clear. Yan po ang message. Ang message po natin, a message of reconciliation. Ano po yung content? The finished work of Christ. The gospel of the grace of God. So kung ito po ay ating ipapangaral, i-introduce, magkakaroon po ng kinatawag reconciliation. Ang isang makasalanan, ma-reconcile doon sa Panginoon sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng grace ng Panginoon kung ito ay paniwalaan. So, it is possible to believe in vain by not hearing the true gospel. So, kung ang gospel na pinaniniwalaan mo o napakinggan mo ay totoo, may saysay ba o wala? May saysay. Bakit? Ang pinakinggan mo ay totoong gospel. Paano kung ang gospel pinakinggan mo ay hindi totoo? Walang saysay. Ano ang gusto natin? Yung may saysay o wala? May saysay. Siyempre, alam natin yung walang saysay o may saysay. Ang tanong, paano kung hindi natin alam? Baka lahat na lang napakinggan, may saysay. Diba? Kasi dami. Basta sabihin, nasa Bible naman, binabasa naman sa Bible, parehas lang yan. Naku po. Kahit nasa Bible, hindi parehas yun. Mayroon pong mga bagay na dapat nating alamin na kailangan nating unawain. Ano ba yung mga bagay na ipinapangaral para sa panahon natin ngayon? Kaya may chart tayo. Ito yung sa panahon natin. Kung may banda doon, sa atin pa ba yan? Pero yan ba nasa Bible? Yes, nasa Bible. Sasabihin nila, hindi bali, maintindihan siguro ng Panginoon kasi wala pong gano'n na tinatawag na palusot. Kahit nasa Bible po yan, ang nais ng Panginoon, malaman natin ano yung mensahe para sa atin. Amen. Napakahalaga po yan. Kaya nga dito sa binasa natin, it is possible to believe in vain by not hearing the true gospel. Kaya nga sa memorize kanina, diba? Dito tayo sa Ephesians 1:13. Paano naligtas ang isang tao? Ephesians 1:13, English, King James, in whom ye also trusted, after that ye heard
the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also that ye believe ye were sealed with that Holy Spirit of promise, Tagalog. Sa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ano po yung ano narinig niya? Ebanghelyo. Ebanghelyo ng kaligtasan. At nung naniwala siya sa ebanghelyo ng kaligtasan, siya'y tinatakan. Ano yung tatak na yun? Espiritu Santo. Wow! Ang tatak po sa mga naniniwala ay Espiritu Santo. Nakuha niyo? Kung ang gospel na pinaniniwalaan niyo ay tamang gospel. Ang tanong, paano kung ang gospel na narinig niya ay hindi tama? Mayroon bang tatak na banal na Espiritu Santo? Wala. Ayun po yung kailangan dito malaman natin. Okay? Ano ang klaseng gospel na dapat nating marinig para ang isang taong naniniwala sa gospel na yon sa tatakan ng banal na Espiritu? The gospel of the grace of God. Ang gospel na natanggap ni Apostol Pablo na apostol nating mga hintel. Wala po tayong ibang apostol, ha? Ang apostol po natin ay si Apostle Paul, hindi yung 12. Amen. Yung 12 apostol ay apostol para sa 12 tribo ng Israel. Nakuha niyo? Siya po mayroong natanggap na ebanghelyo para sa atin. Acts 20:24. Para makita po natin na mayroong ebanghelyo na natanggap ang apostol ng mga hintel, anong klaseng ebanghelyo ang kanyang tinanggap. Acts 20:24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain binigay sa akin ng Panginoon Jesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahan ng loob ng Diyos para sa mga tao. Alright. So Acts 20:24 yan, di ba? Sa magandang balita. So, ayan po. The gospel of the grace of God. Ang kanyang natanggap po ay, ano? The gospel of the grace of God. Kung yun ang natanggap niya, ayon sa 1 Corinthians 15 kanina, sabi na, na aking tinanggap. Ito po yun. Nang aking tinanggap at ipinangaral ko sa inyo. Nakuha niyo po? Ito po yung sinabi niya. Kaya sa yung memory verse, kanina sa 1 Corinthians 15, yung balita sa verse 1, yung verse 1, diba? Na sabi niya na aking tinanggap. At yung tinanggap niya ay ipinangaral niya. First Corinthians 15, yung 1. Ngayon, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap. Na siya naman ninyong pinanampalataya. So, yung kanyang tinanggap, ipinahayag niya at yun din ang inyong tinanggap. Amen. Nakuha niya? Kung ano ang gospel natin. Doon magbago ang ating identity sa paniniwala natin sa ebanghelyo. Pag sinasabing ikaw ba'y totoong Christian, sabi mo, yes, 100%. Amen. Kung tatanungin niya, anong gospel pinaniniwalaan mo? Ito na, sabihin mo na, 1 Corinthians 15:1-2, the gospel of the grace of God, yung ginawa ng Panginoon sa cross, na siya'y namatay para sa akin, inulibing at muling nabuhay. At yun ay pinaniniwalaan ko. At nung pinaniniwalaan ko yan, ako'y tinatakan ng banal na Espiritu bilang ligtas. Amen. O ngayon, pwede mong ibalik, ikaw, masigurado ba na ikaw ay totoong Kristiyano? Baka sabihin niya, totoo din kasi kumatin ako ng every Sunday. Hindi gospel yun. Attendance lang po yun. Okay? Hindi po basihan na umaten ka lagi sa Sunday para ma-perfect yung attendance. Ang Panginoon, hindi naman nag-check ng attendance. O, laging present si ganito. Wala pong ganun. Ang gospel ang dapat. Nandoon po ang transformation. Okay? Nandoon ang transformation. Alright. So,
It is impossible to believe in vain by not hearing the true gospel. At sana ang true gospel ay na-identify niyo. Okay? Ito pa. Additional. True at saka true gospels and then false gospels. E kailangan natin maunawaan ito. Alin dito sa dalawa? Oh. Siyempre, gusto natin yung true. Yan. Kahit ako naman. Diba? Yung true gospels. And then false gospels, alamin natin, ano ba yun? Do not assume Christians know the gospel. Tama? Hindi tayo mag-assume na pag sinasabing Kristiyano ay alam niya ang totoong gospel. Or, siya is saved. When you meet a Christian, kung may mga ma-encounter kayo, makahalubilo, na nagsasabing Christian, you must learn what kind of Christian are you. Anong klaseng Kristiyano? Anong klaseng Kristiyano ka? O, di ba, hindi pala basta-basta na nasabi na Kristiyano? Ang pwede pa rin itanong, anong klaseng Kristiyano? Yung mga believers yung sabi nga, hindi rin magkakasundo eh. So, ibig sabihin, kailangan pa lang tanungin, baka hindi talaga kasama yun. So, what kind of Christian are you? True gospel of salvation, ito po ang dapat. Ano po? The preaching of Christ's cross. Dapat pong clear sa kanya yung finished work ng Panginoon, yung work ng Panginoon, ay yung message of the cross, dapat clear. Yun ang tinatawag true gospel. Basahin natin ang 1 Corinthians 1:17 to 23. 1:17, English, for Christ sent me not to baptize but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo, hindi sa karunungan mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ni Kristo. 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila, na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas. Sa 19, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise and I will bring to nothing the understanding of the prudent. Tagalog, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of the world? Had not God made the wisdom of this world? In 23. But we preach Christ crucified, unto the Jew a stumbling block, and unto the Greek foolishness. Datapat ang aming pinapangaralay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. So, napakalaga no, na clear sa atin yung true gospel. So, dito po nga sa binasa natin for the preaching of the cross para sa mga hindi naligtas at sa iba pa na hindi naniniwala, ito ay kamangmangan. Pero sa atin po, ito ay the power of God. Amen. The gospel of the cross, the preaching of the cross is the power of God unto salvation sa mga naniniwala. Hindi, sa mga hindi naniniwala, hindi niya masumpungan yung kaligtasan. Okay? Kaligtasan saan? Meron lang magtatanong, kaligtasan saan? Kaligtasan doon sa parusa. Dahil mayroong parusa ang Panginoon, doon tayo iligtas. Kaya nga doon sa Romans 5, hindi tayo makakaranas, ililigtas tayo sa darating na puot. Romans 5:9. Sa darating na puot, sa coming wrath, ililigtas tayo doon kasi mayroong ibang
magtatanong, halimbawa, sa salvation, paano? Saan tayo naligtas? Oh. Okay, 9. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Tagalog, lugha pa nga ngayong inaaring ganap na sa pamagitan ng kanyang dugo ay nangaligtas tayo sa galit ng Diyos. Ang Panginoon may galit. Pamamagitan niya. Ang Panginoon may galit. Sa mga naniniwala sa kanya ay maligtas doon sa galit na yon. Nakuha niyo? Ang hirap naman, namumuhay tayo sa mundong ibabaw, galit pa rin ang Panginoon. Ay nandun pa rin yung galit ng Panginoon. Paano po mawala yung galit na yun at mapalitan ng pagmamahal? Maniwala. Kasi ang Panginoon galit siya. Para mawala yung galit na yun ng Panginoon sa mga tao makasalanan, ay dapat maniwala doon sa ginawa ng ating Panginoon. Nakuha niyo po ito doon? Pag sinasabing, kapatid, saan ka naligtas? Paano ka naligtas? Sabihin mo, naniniwala ako sa Panginoon, sa kanyang ginawa sa cross, buong pinaniwalaan ko yun. At saan ka naligtas? Pwedeng next at tanong yan. Naligtas ako doon sa galit ng Panginoon. Nakuha niyo? Mayroong magtatanong na ganun, paano ka naligtas? At saan kayo naligtas? Nakuha niyo? Amen. Saan tayo naligtas? Doon sa galit ng Panginoon. Paano tayo naligtas? Naniniwala tayo. Isang pupunta ang mga ligtas. Ito naman ang tanong. Philippians 3:20. Filipos. So kung saan pupunta ang mga ligtas? Filipos tayo. Kasi ito yung Muslim itinatanong na minsan hindi natin din napaghandaan. Sige po, go ahead. Philippians 3:20. English. For our conversation is in heaven. For whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Saan daw ang mga believers mamamayan sa? Langit. Citizens. Ganda, no? Mamamayan sa langit po ang mga ligtas. Paano naligtas? Naniwala sa ginawa ng Panginoon. Saan siya naligtas? Sa galit ng Panginoon. Saan pupunta ang ligtas? Sa langit. Gusto ba natin yun? Amen. Yes, kaya nga nandito kayo eh, kasi gusto natin yun. Amen. Di ba? Yung iba, pangaralan yun na lang kasi absent sila. Di ba? Pero yun po ay napakahalaga. Napakahalaga. Maunawaan. Okay? So, teaching the law as the gospel. Mayroon po mga na mapakinggan natin na ang pagtuturo sa kautusan ni Moses ay ebanghelyo. Okay? Ano ba ang kautusan ni Moses? Ano ang idudulot sa kautusan ni Moses? Dito po tayo sa Romans 3:19 to 20. Ano ba ang batas ni Moses? Kung ito ay ipapangaral bilang gospel sa panahon ngayon. 19. Okay. We know that what things soever the law said, it said to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Tagalog, ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay yaon ay sinasabi sa nasa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapa sa ilalim ng hatol ng Diyos. 20. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law, is the knowledge of sin. Tagalog. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, ay ang pagkakilala na kasalanan. So pag yun pala ang gospel mo yung kautusan, ipapamukha mo lang sa kanyang mali siya. Laging ano po dyan, mali. Yun po ang batas. E kung yun ang gospel natin yun, alam niyo po, parang sinasabi mo sa kausap mo, mali ka. Dahil yun yung laman ng batas. Ipapamukha, ipapaalam, ipakilala ng kautusan yung mali na ginagawa natin.
Hirap pag ganun. Maliligtas ba tayo pag ganun? Ang kaligtasan po is by the grace of God. Amen. Hindi po ipinakilala sa atin ang mali kung gospel ang ipinapangaral. Hindi ipinapakilala sa atin lahat ng ginawa natin na hindi maganda kung gospel of the grace of God ang i-share. Ang gospel of the grace of God, i-share natin anong ginawa niya sa atin. Ang gospel ng law, ipakilala yung mali natin. Ipaalam kung ano yung mali natin. Ang gospel of grace, yung ginawa ng Panginoon, ipinadama sa atin. Nakuha niyo? Amen. Yung work ng Panginoon, ang ipinapaabot sa atin, ipinapaalam sa atin, yung work ng Panginoon. Yung sa batas naman, kung anong ginawa natin. Yung sa gospel of grace, yung ginawa ng Panginoon sa atin. Nakuha niyo ang ano dahil comparison? Amen. Kailangan maging clear sa atin yan. Pag gospel of grace, yung work ng ang Panginoon ang nag-work sa atin. Ang gospel ng law, kung ano yung maling ginawa natin. Hindi po pwede yan. Kaya sa ang batas ay wala pong kaligtasan doon. Marami po condemnation. Condemnation lang. Pero mo yan, iko-condemn ka lang kung batas ni Moses ang ipinapangaral. Kaya nga, anong sabi ni Apostle Paul, our Apostle, Romans 6:14, anong sabi niya? Tayo ba ilalim sa kautusan? Hindi. Hindi po. 6:14 ng Roma. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Ano daw? You are not, we are not under the law, but under grace. Ang ganda po, mga kapatid. Isipin, mamuhay ilalim sa biyaya ng Diyos. Kaysa mamuhay na namumuhay tayo ng condemnation. Hindi na po tayo under doon, ilalim doon sa katuruang ganoon, ayon sa binasa natin, ilalim po tayo sa biyaya ng Diyos. Ang Panginoon ang nag-work para sa atin. Ang work ng Panginoon ang nakikita sa atin nung tayo'y naniwala. Anong sabi ni Apostle Paul? Galatians 2:20. Galatians 2:20. 20 to 21. Galatians 2:20. For I, through the law, am dead to the law, that I might live unto God. 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God. Wow! Ako'y napako na, sabi ni Apostle Paul. Ganun lang din tayo, di ba? Katulad ni Apostle Pablo, ay napako din. Kasama niya, kasama ng Panginoon. Kaya nga dito sa 20, sabi ang nabuhay sa akin, si Kristo na. Si Kristo ang namumuhay sa akin, Christ lives in us. Si Kristo po ang nasa atin. Kaya, ang nakikita sa mga believers ay yung work ni Christ na nasa atin. Si Kristo po yung nagmamanifest. Okay? So, another verse, ito binasa na rin natin kanina. Okay? Dito po tayo sa next one. Make it experiential, the Spirit seals believers. Binasa natin ano yung katak na nasa mga believers ay ang banal na espiritu. Paano po nangyari yon na tayo nagkaroon ng katak? Dahil tayo naniwala sa kanyang ginawa. Bakit? Nung tayo naniwala sa kanyang ginawa, doon po tinatakan ng banal na espiritu ang lahat ng naniniwala. Wow! Ito ba ay mawawala? Yung tatak na yon na ginawa ng Panginoon sa mga believers, ito pa ba ay mawawala? Hindi yan. Hindi na. Kasi pag nawawala yon, di parang hindi tatak. Yung, ano lang, yung, parang ikaw yung nagde-decide. So, lahat ng may tatak, lahat ng naniniwala sa totoong gospel, ay mayroon pong siyo. Mayroong personal relationship with Jesus.
Ang word na tatak kasi doon ay sign of ownership. Mayroon pong nagmamay-ari. Okay, mayroon pong nagmamay-ari doon sa last na pinag-usapan natin noon, yung aguraso, exaguraso, lutro, yung klase ng redemption. Yung klase ng redemption, mayroong iba't ibang klase ng redemption, yung exaguraso, parang binili mo yung isang bagay, tapos ibininta mo. Okay? Binili mo, bininta mo, exaguraso yon. Yung ano naman, yung isa, yung lutro, iba naman yung lutro. Ang lutro, halimbawa, binili mo yung kalapate, halimbawa lang, nandun sa market, then pinakawalan mo. Okay? So, ang tawag doon, lutro. Pero, ano din, redemption, klase ng redemption. Yung aguraso naman, binili mo, halimbawa, hindi mo na siya ibenta. Ikaw na yung nagmamay-ari. Ang tawag doon, aguraso. Pero if aguraso is klase ng redemption, binili mo, sa'yo na. Halimbawa, yung servant, kasi noon ang servant binibili. Yung servant, binibili yon. Tapos nung binili mo, ikaw na, sa'yo na siya mag-serve. Ang tawag doon, aguraso. Klase ng redemption nila, yung pagtubos. Yung isa kanila, exaguraso, halimbawa yung servant na binili, yung buy and sell. Ano din yun? Redemption ang tawag din yun. Or pagtubos, klase ng pagtubos. Pero ang ginawa ng Panginoon yung lotro. Yung lotro, yung servant, binili niya, pinakawalan, ginawang free. Okay? Mayroong freedom. Ang tawag doon, lotro. At yun ang ginawa ng ating Panginoon sa atin na klase ng redemption. What? Kasi tayo po ay tinubos ng Panginoon. Kaya mayroon pong tinatawag seal yung mga naniniwala. Mayroon pong tatak. Okay? So ito na po yung last part ng ating pag-aaral, number 4. What if they are not answered? Who are we to judge? Tama naman. So punta tayo sa scripture. 1 Corinthians 2:15. 1 Corinthians 2:15, but he that is spiritually judged all things, yet he himself is judged of no man. Tagalog, ngunit ang espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya ay hindi sinisiyasat ng sino man. Alright. So ito po yung tinatawag, the word judge ay discernment. So mayroon tinatawag discernment. So we are stewards, workmen, or ambassadors. Tandaan po natin, we are ambassadors. We are Christ's representative. We are representing God. Maybe they trust the gospel, or but are not good at communicating it. Or if you cannot communicate, how do you know it? What is your hope? So, mayroong na-mention sa Hebrew regarding sa hope. Then, the accidental incompetence has the same effect as hiding it intentionally. Kaya going back to 2 Corinthians 4, number 5. 2 Corinthians, tayo, balik tayo doon sa 2 Corinthians 4, 5. For we preach not ourselves, but Christ Jesus, the Lord, and ourselves, your servant, for Jesus' sake. Sapagkat hindi namin pinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. O, diba? Ano ang ipinapangaral ang Panginoon? Hindi yung sarili. Amen. Okay? Ang Panginoon ang ipinapangaral. Mm-hmm. Either they are lost or doing devilish or what, or both need to say or stop. In 2 Timothy 2, 24. Alamin pa natin yung sinabi ni Apostle Paul, 2 Timothy 24 to 25 naman. 2 Timothy 2. 2 Timothy chapter 2, 24 to 25. But foolish, 24. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, patient,
at ang alipin ng Panginoon na hindi dapat nararapat ay hindi nararapat na makipagtalo kundi maamo sa lahat, sapat na makapagtuturo matiisin. 25, in meekness and instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Nasawaying may kaamuan ang mga nagsisi sa lansang, baka sakaling sila ipagkalooban ng Diyos ng pagsisisi at sa ikaalam ng katotohanan. So, yan, para sa mga nagtuturo, talagang bilang ambassador, ayun po, ang alipin ng Panginoon referring to the mga ministers, the servants, the workers, yun nga, ay hindi nararapat na makipagtalo. Ano po yung makipagtalo? Hindi. Kundi maamo sa lahat. Sapat na makapagturo. So magturo ka lang. Kung ayaw niya, pwede niya pipili. Kung naayaw niya. So basta, pinagtiyagaan mo siyang turuan. Pag ayaw, baka sa iba pang panahon, balikan na lang. Okay, parang sa traffic yan. Kung pwede ka namang umuberte. Kung yun ay magiging hard lang, iwanan muna, balikan na lang pagdating ng panahon. Okay? So, nasa saway may kaamuan ang mga nagsisalansang. Ano yung nagsisalansang? Umupos, kumukontra. Eh lahat na, maraming mga kumukontra. Bayaan na lang. Pero hindi ibig sabihin, ayaw mo na. Ayaw mo na, ayaw niyang maniwala, okay lang. Baka hindi pa ngayon. Yan hindi ibig sabihin na pupunta ka na sa impyerno. Pupunta na siya sa ano. Hindi na pong ganun. Wala pong ganun. Baka hindi right time, baka sa may mga darating panahon. Okay? So, ang part natin is to share, hindi mamilit. I-share lang po natin ang gospel. Do not be named and assured. No harm is done. Okay? Save people, glory in the cross. And rejects other saved people. Kaya sa Galatians 6:14, ito po yung last verse. Galatians chapter 6:14. But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. That dapat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoong Kristo. Sa pamagitan na iyon, ang sanlibutan ay napakasak sa krus, sa ganang akin at ako'y sa sanlibutan. Ayan. So ang glory kasi sa Panginoon. Amen. Hindi sa atin. Amen. Sa lahat ng ginagawa natin, ang glory laging nasa Panginoon. Amen. Amen. Hindi po yung ako. Dapat ang glory laging nasa Panginoon. Amen. We are ano po, instrument. Kung ayaw niya ngayon makinig, ayaw niyang maniwala, baka may ibang araw pa. Hindi pa right time, hindi pa siya handa, pero hindi ibig sabihin na mag-conclude na tayo. Ulitin ko po, ang part natin is to share. Amen. Ang glory, ang ginawa ng Panginoon, ang ipagmalaki natin, hindi yung ginawa natin, ang ipagmamalaki. Nakuha niyo po ang point doon? So sana po ang mga bagay na ito nakakatulong po sa atin. Patungkol po, why? Nalaman niyo na po ang reason why Christians hide. Ano po? Why Christians hide the gospel. So, yan po yung mga reason. Sana po ang pinag-uusapan po natin ay nakakatulong po sa atin. So, tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob. Salamat sa mensahe. Salamat, Panginoon, sa understanding na inyong pinagkaloob sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Maraming salamat. At sa ito namin, pinagkatiwala maging ang aming worship service sa umagang sa pamagitan ng aming Panginoon, Jesus. Amen!